Hi guys! Welcome sa ating fan merch episode this week. Gagawa tayo ng PVC bag tag or luggage tag. Meron tayong custom printed ATM card size na material at gagamitan natin ng transparent rubber loop tag. Stay tuned guys! Ito yung ating finished product. So papakita ko sa inyo kung paano namin ito ginagawa. Before we proceed, please subscribe to my channel, Jackadal, and leave a positive comment. Alright, so we have our ready designs. Ipiprint natin to. Galing ito sa ating client and we made minor adjustments lang. Okay, so ito, printing na siya and you will see na naka-mirror. Sadyang naka-mirror ito. Hindi baliktad yung pagka-video, kundi talagang naka-mirror ang ating pag-print. Ito ang ating whole sheet. 10 ang kasya dito sa ATM card size. And ito naman ang ating ginagamit. PET film. PET ang tawag dito. Pero mas kilala nyo ito sa website namin as PVC ID card. Isang side lang ang pwedeng printan dito. Yung kabila ay merong protector or a thinner film pa. Ito yung specs niya, 0.15mm PET inkjet printing material. Iba pa yung PVC guys, this one is PET. Okay, so this is what we use kasi para sa amin mas maganda to. Mas hindi nagpi-fade, more vibrant, waterproof din ito. Matagal na namin gamit to and this is what we prefer talaga to provide for ID cards printing. Ito yung printed area. Tapos pag binaliktad mo, makikita mo na medyo malabo. That's because meron siyang protector. So ipipeel natin yan later. And then ito na yung mga nakakut, no? Kasi di ba buo yung paper. So pag nagcut ka, kailangan magkasya dyan sa die cutter. So manual po ang cutting natin. Kaya ang requirement namin merong lead. Hindi nyo kailangan magbigay ng design na may rounded corners kasi meron naman ng round corners ang ating die cutter. Ito naman yung isang side. Papakita lang natin kung paano mag-cut. And then, ito naman yung palaman niya. Ito yung pinaka-board. Ayan, middle material yung nakalagay. 0.46mm naman to. Ito yung board na pampatigas. Nasa gitna ito ng dalawang PET film. So, ang total nito ay 0.76mm. Whiteboard ito. Meron itong film din. Plastic film or protector. Na pinipeel din natin bago natin idikit yung ating film. Yung may print. Stay tuned kasi papakita natin sa inyo kung paano natin yung idinidikit. So, ito na yung kapag na-die cut na. Hindi ito pre-cut, guys. Talagang kinakat natin to manually. Isa-isa. To make the ATM card size. Gumagawa rin kami ng custom card size. Mas maliit dito or mas malaki dito. Pero iba naman ang cutting process nun. Alright, so this is how we do it. Yung ATM card size na, pipil natin yung plastic. Malagkit yan, may dikit yan. Meron siyang adhesive and then saka natin itataob dyan yung area na meron print. Okay? So, peel natin yung kabilang side. Ayan, may natira pa. Dapat walang matirang plastic kasi hindi yan didikit. Aangat yung part na yan. So, ito yung kabilang side ng PET. So, dapat parehas, no? Dapat titingnan mo tama yung orientation pag dinikit mo. So, meron niyang dikit. So, kung makikita mo, medyo faded or hindi ganun ka-clear yung print kasi meron yung protector. So, here's another one. Sample natin. Ayan, idikit natin yung isang side. Kailangan pantay kasi kitang-kita yan kapag katabingi. And then the other side naman. Dapat walang matirang plastic. Idikit natin yung kabilang side. Tingnan yung orientation. Dapat pareho para hindi baliktad pag inikot mo.
Ayan, so nakadikit na siya. Yung area na may ink, yun yung nakadikit sa middle board. Ito na yung mga nakadikit na. So ready na ito for lamination. Kapag naidikit mo na, so magpiprint muna doon sa film and then ididikit sa board. And then ito na ang ating laminator. Na-laminate natin siya para kumapit. Uy guys, makapit yan. As in makapit yan. Tamang heat, matibay na ang card niyan. Kung natanggal lang maayos yung plastic protector doon sa middle board, nakadikit na yan. Kasi kung merong matitirang plastic, yun asahan mo aangat yung iyong printed film. Actually, kahit wala namang print yun, pwede mo siyang idikit doon sa board. Meron kasing iba, wala namang print yung requirement nila eh. After lamination, magpipeel tayo. Ayan, merong manipis na plastic. Yan yung kanyang protector. So, makikita nyo na yung ating print ay nasa ilalim. Hindi siya direct print doon sa taas. Hindi siya malagkit. Glossy ang kanyang finish. Hindi mo makakaskas yung prints. Hindi naman yan scratch-proof. Pero, hindi basta-basta na scratch. Hindi rin basta-basta ito nagpe-fade. We personally use this. Sobrang ilang years na ito talaga gamit namin. Hindi rin ito basta-basta nasisira kung ibababad mo sa bowl na may tubig. But of course, wag mo naman ibabad, no? Wag mo naman isook. Hindi naman yan supposedly nabababad. And then yung finished product, actually hindi pa finished, no? Ito pa lang, nagbubutas pa lang tayo. This is for the rubber loop tag. Ayan, ito na yung may mga butas. So, syempre may instruction si client dyan kung saan banda yung butas. Pero yan yung best area, no? Na kung saan banda ilagay yung butas. Kasi kung sa kabila, tatamaan na yung nakalagay na name. This is the exactly same process that we use for ATM card size printing. This one kasi is for bag tag. Pero parahong-paraho lang po ng material and process sa mga company IDs and school IDs. And then, ito yung ating transparent rubber loop. Ito talaga yung sinasama namin sa PVC bag tag. But of course, you can also request for another color depende kung available. But the default na ino-offer namin ay ito. Kapag dinideliver namin to, hindi nakakabit. Kayo na ang bahalang magkabit kasi mas mapapamahal pa ating shipment. So we only deliver via JNT. Mas makapal kasi kapag nakakabit na ang rubber loop tag. Mas organized kasi ang packaging kapag hindi pa nakakabit, kung magkahiwalay pa sila. Pero kung gusto niyo naman na ikabit namin, mag-request lang din kayo and be ready na lang din to pay for a higher fee. Comments kayo guys kung meron kayong questions. Follow my Facebook page, Chakadal. Pwede rin kayong mag-chat doon. And kung order kayo, chat us on Facebook page, Digital Printing PH or our website, www.digitalprinting.ph. Sana nagustuhan yung ating fan merch episode this week. Thank you so much for watching guys. This is Jackie. Please subscribe to my channel, Jackadal, and leave a positive comment. Till next, bye! Shikane beossatteon hyeonje jinaenyeong gata